Psst, hoy! Nakasubscribe ka na ba? Kasi kung hindi, mag-subscribe ka na kasi may pag-giveaway tayo pag nag 2,000 subscribers tayo. Naaalala mo pa ba tong video na to? Noong February 5, 2020, may nagpunta sa aming agent that we personally know. Pumunta siya dito para i-offer yung kanilang service na PLDT Fiber Service. Good! Dahil finally, after several months, ire-review na natin itong si PLDT Only Fiber Plan 1299. So, stay tuned. To start this video, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-speed test na agad tayo. Tara! Let us now talk about its pros and cons. Para sa kanyang pros, compliant sila sa kanilang advertised na speed. Dito, for example, sa plan namin, kung sinabi nilang 25 Mbps ang dapat mong ma-receive, 25 Mbps talaga yung ma-receive mo. Pero bakit nung nag-speed test tayo kanina, hindi lang 25 Mbps yung na-receive natin? Yes, and this is all thanks sa kanilang palibreng random speed boosts. Yes, with dahil maraming beses nagpapa-speed boost si PLDT. And random siya. Bakit? Minsan may magte-text sa inyo na magpapa-speed boost kami. Pero minsan, wala. And base sa experience namin, noong nag-migrate kami from DSL, nakakuha kami ng consistent 200 Mbps na speed boost kay PLDT kahit na wala naman silang official and naka-announce na speed boost. Wala din kaming LOS or loss of signal experience with PLDT so far. Ano nga ba yung LOS o yung loss na yan? Yung loss na yan ay kapag itong ilaw namula. Pag namula yan, may problema ka sa linya nyo. Marami kasi ako nakikitang online na puro na lang daw loss yung kanilang connection with PLDT. And disclaimer lang, area dependent po ang stability ng internet connection nyo per internet provider. Its ping is impressively consistent too. Never kami nagka-problema kapag naglalaro kami ng online games kahit na 25 Mbps nga lang yung connection namin. Mayroon din ditong dalawang USB ports sa likod na pwede mo magamit kung gusto mo magsaksak ng external fans kung nagwo-worry ka na baka mag-overheat yung router nyo. And you can use this to slowly charge your phone kung sakaling mawala mo yung power brick mo. Mayroon din ditong dalawang telephone slot sa likod kung gusto mo pang magdagdag ng isa pang linya on top of your plan. Para naman sa cons niya, yun nga lang, wala kang telephone service pag wala kang kuryente. Unlike sa mga naka-DSL dyan, pag nawalan kayo ng kuryente, may telephone service pa rin kayo. Advantageous ito, no? Dahil nga pag nawalan ng kuryente sa inyo, madali nyo matatawagan si Miralco. Yung mga wirings niya pati ay much more prone to damage. Halimbawa na lang kapag nabebend ito ng sobra. Fragile ito dahil nga glass yung fiber. Yung glass na yon hindi basta-basta. Yung glass na yon ay kasing nipis lang ng buhok. So imagine how fragile yung ganong kanipis na glass. Kaya dapat mas careful tayo when handling fiber optic materials. And lastly, yung iba niyang mga LAN ports, it needs to be activated separately. Which I find hassle, no? Lalong-lalo na sa mga hindi naman techie. Bukod pa kasi yung internet activation dito sa mga LAN port activation. So baka akalain agad ng iba na, sira agad yung service, nakaka-install lang sa amin. So for my overall impression, no, PLDT is the leading company when it comes to providing the best internet service to Filipino houses. But for their customer service, I don't think so. I hope PLDT improves their long queue that could literally take hours from your busy schedule. So I think hanggang dito na lang muna tayo. Pero if may questions ka pa regarding sa aming connection, do not hesitate to comment below and I will try my best para makapag-respond.
Like mo na din tong video na to kung nahanap mo tong useful or kung nag-enjoy ka. And mag-subscribe ka na din, please, so you won't miss my future uploads. So yun na nga, thank you for staying until the end of this video. Happy holidays and I'll see you in my next video.